Nagising ako sa punggong nagri-ring at nakita ko ang tumatawag sa akin ng tita ko. Hello po? Pero putol-putol ang boses niya at hindi ko maintindihan. At biglang bumilis tibok ng puso ko dahil sa nabasa ko ang message niya. Napilitan akong umuwi ng probinsya dahil sa nangyari sa papa ko. Nasa ospital siya ngayon dahil nasa gasaan daw siya ng kotse habang pauwi na galing sa pagtitinda niya ng mga gulay. Lasing daw ang driver kaya hindi ko siya pinalagpas at nagsampa ako ng kaso laban sa kanya. Halos pumagsak ako sa kinatatayuan ko dahil wala na ang papa ko. Papa, please. Gumising ka. Ano ba? Sabi mo hindi mo kong iiwan, papa. Di ba naman ikaw iiwan mo ako? Hinayaan lang ako ng mga nurse umiyak at wala na akong pake kung sino makarinig ng iyak ko. Nawala na lahat eh. Tatay ko na lang meron ako. Nawala pa. Nandito ako sa puro ng tatay ko. Tulala at walang pang tulog. Magdamag akong umiiyak sa sobrang sakit mawala ng tatay. Siya na lang ang sumusuporta sa akin pero bakit kinuha pa siya sa akin? Ella, hindi ka pa ba kakain? Hindi. Hayaan mo muna ako mag-isa. May lagnat ka, Ella. Baka ikaw naman itong ma-ospital. Kaya ko naman, Grizel. Busog din ako. Iiwan mo muna ako. Tulad ng sabi ko, iniwan niya ako mag-isa. Nagri-ring ang phone ko at nakita kong tumatawag sa akin si Sir Kaiser. Pinatay ko ang call niya nang hindi ko namamalayan. Nag-ipon pa naman ako ng regalo para sa birthday niya. Tutuparin ko pa lang sana yung wish niya sa akin na gusto niyang makapunta ng Manila at gumala dun. Pero sa isang iglap, nawala lahat ng yun. Kaya para saan pa kung magtatrabaho ako? Pero hindi rin naman nagtagal ay umuwi ako ng Manila. Iniwan ko ang papa ko kasi nga may work ako. Bigla lang nag-sink in sa akin na kailangan ko pang mabuhay. Saan ako pupulutin kung hindi ako magtatrabaho? Hindi magugustuhan ang magulang ko kung magpalaboy-laboy na ako nito sa kalye. Kaya kahit sa araw ng buro ng tatay ko, pumasok pa din ako kahit na sobrang lungkot at masama ang pakiramdam ko. Dalawang araw nang hindi nagpapakita sa ilang mula lang ng birthday ako. Kahit mga chat ko sa kanya, hindi niya sinasagot. May balak pa ba siyang pumasok? Ang dami niya na na-miss na pinapagawa ko sa kanya. Buti na lang na dyan si Alicia para gumawa ng... At habang wala si Ella, si Alicia muna gumagamit ng office niya pansamantala. And yeah, nagulat ako dahil sumulpot si Ella kahit late na siya. Buti na isipan mo pang pumasok. Kailangan po eh. Kailangan? O gusto mo lang? Tandaan mo, Miss Vergara, hindi ikaw ang masusunod sa trabaho mo dahil ako pa rin ang masusunod dito. Alam ko naman po. Leave. Magpapaliwanag po ako. I said leave. Umalis naman agad siya sa harap ko. What's wrong with her? Mukha siyang puyat dahil sa laki ng eye bag niya. Napapansin ko na parang balisa si Ella kumilos at halos magkamali siya sa mga pinapagawa ko sa kanya. Bad trip. Pinuntahan ko siya sa office niya at hindi ako natuwa dahil nakita ko natutulog siya. Hey, hindi oras ng tulog ngayon. I'm sorry po. Ano bang problema mo? Ang dami mo nang ginagawang mali. Pasensya na po. Pasensya? Hindi na tama to, Miss Vergara. Kung matutulog ka lang mismo sa trabaho, mas mabuti pang mag-resign ka na lang. Sir, ayusin ko na po. Pasensya na. Before 3 PM, I don't want to see you again. Sir naman. Don't call me sir. Eh, hindi ko naman po gusto ang mga nangyari. Huwag ka na magpaliwanag, Miss Vergara.
Pasensya na ha kung late akong pumasok kanina, sir. Nakauwi ko lang kasi kanina galing probinsya kahit na nakaburo lang tatay ko dun. Kasi, ganun ka-importante sa akin ang trabaho ko nito eh. Kahit na wala akong tulog, pinilip ko pumasok kahit na sobrang sama ng pakiramdam ko ngayon. Pasensya na po kung puro mali na ang ginagawa ko. Hindi po kasi mawala sa isip ko ang pagkawala ng tatay ko eh. Siya na lang po kasi ang meron ako. Ginawa ko naman ang best ko para matugunan ang trabaho kahit ng sama ng pakikito ko sa akin ng Elysia na yun. Pero salamat sa'yo, Sir Kai. Hindi dahil sa'yo, hindi ko mararanasan ang gantong trabaho. I want to stop her. Pero para ko na pa ako sa kinakatayuan ko. At dun ko lang din na-realize na kaya pala ganun yung itsura niya. Pagod at mukhang puyat ay dahil pala dun. Why didn't she tell me? Nagpunta ulit ako sa office para tignan yung CCTV. At dun ko nga nakita na kung paano nasaktan ni Alicia sa Ella. Pati na yung nangyari sa 7-Eleven. Nakita ko kung paano buhusan Alicia ng mainit na kape sa Ella. Kaya naman uminit ang ulo ko at pinuntahan ko ang babaeng yun. Hi, sir. You're fired. What do you mean, sir? You know what I'm talking about. Now we'll leave. Sir Kai, ano po ba ginawa ko? You don't know what you did. Tama lang pala ang sinabi sa'yo ni Ellen na basura ang ugali mo. Sir, wala naman po akong ginagawang masama. Lies. Umalis ka sa harapan ko. Now. This is all my fault. Sinubukan kong tawagan siya pero hindi niya sinasagot. Please, answer me. Pumunta ako sa bahay niya pero wala siya doon. At saan naman siya nagpunta? Kinabukasan ng libing ni Papa. Hindi pa din ako natutulog hanggang ngayon. Siguro makakatulog ako pero nagigising din agad ako. Wala din akong ganang kumain. Wala akong ganang kumilos. Lahat wala. Tulala lang akong nakatingin sa malaya pero may napansin akong isang lalaki. At may idea na ako kung sino siya. Si Kaiser. Papalapit siya sa amin at kasama ang mga bodyguard niya. Pinagtitinginan na nga siya ng mga tao dito eh. Masyado kasing sosyal ng taong to. For sure pagtatabi ako sa kanya mukha akong katulong niya. Lumapit siya sa akin at tinignan niya ako sa mga mata. Pero hindi ko kayang tumingin sa mga mata niya. Di ko alam, tulala pa din ako at feel ko na parang ako lang ang mag-isa dito. Ella. Anong ginagawa mo dito? Sinabi ko yun nang hindi siya tinitignan. Can we talk? Di ko alam, naramdaman ko na lang naglakad kami palayo kung saan walang taong makakarinig sa amin. Sorry for what I did last night. Hindi ako nakinig sa'yo. I accept your apology. Kamusta ka naman na ngayon? Do you still feel bad? I'm okay. Napansin kong nakatingin siya sa paso ko, kaya agad kong tinago to. Wala to? Nagluto ako kahapon. Tumalsik yung mantika sa akin. I know what happened. Sorry kung pinabayaan kita. Ha? Anong pinabayaan ang sinasabi niya? Hindi mo naman kasalanan. Kasalanan ko. Nah, it's my fault. Hindi ko pinakinggan ng side mo. Hindi ko din alam na kaya pala wala ka nung isang araw dahil may nangyari na pala. But why didn't you tell me? Hindi ka naman nakinig sa akin kahit kailan. Nagpapaliwanag ako, Ben. Mas pinaniniwala ang may babaeng yun. Anong silbi kung magsasabi pa ako sa'yo? Sorry. Paano mo pala nalaman na nandito ako? Nagtanong-tanong lang. Sino nagsabi sa'yo? Paumanhin na, pero pwede ko ba kayo istorbohin? Ella, kumain ka na. Hindi ka pa kumakain mula kanina.
Busog pa ako. Kumain ka muna. Gusto mo ba lumalas sakit mo? Kung gusto niyo, kayo na muna kumain. I won't eat until you eat. Sumunod na lang ako sa sinabi niya. Kumain ako kahit konti lang. Uminom na din ako ng gamot after. Hindi umalis si Kaiser sa tabi ko hanggang magkinabukasan. Hindi ko alam pero nakatulog ako habang nasa tabi ko siya at binabantayan ako.